Para sa pambansang radio show ng Pilipinas. Welcome mga kabarkada, katroba, kakwentuhan at kaibigan sa isang oras ng kaalaman, pop culture exploration at empowerment dito sa Wazzup Pilipinas Radio. Sa ngalan po ng aming founder at producer, ang nag-iisang voice master ng Pilipinas, Pocholo de Leon Gonzalez, ito po ang inyong nag-iisang Master Pogi, David D'Angelo. Ayan. At sa kalati po siyempre na aking kasama ang pambansang vlogger Ross Del Rosario na ngayon naman po ay nasa Mountain Province pa rin. Wow, Mountain Province, layo naman. Para sa kanyang ano pinaggagawa ni Ross doon? Ah, Community Outreach Program. Ibinaring pa rin po niya ang kanyang pagbati sa lahat ng mga nakikinig sa DCRJ 8:10 AM at nanonood sa mga live stream sa social media networks ng 8 TriMedia. I'm sure po sa pagdating ng ating pambansang vlogger, ang dami na naman yung ano, i-share sa atin, ano, Mountain Travis, di po nakakarating po. At ngayon mga kaibigan, kasama naman po natin ang mga piling-piling bisita natin mula sa K-pop fandom of the Philippines at pag-uusapan natin ng konti ang ating K-pop culture. Marami nangyayari ngayon kasi sa K-pop eh. Medyo interesting yan. At syempre kasama rin natin dito sa kabilang side ang mga kasama natin dito sa Hataw Padyak. Hataw Padyak. Ipakilala mo natin. Ayan, Hataw Padyak. Ito na mga kasama natin ngayong umaga. Huwag natin pakilala. Ito. Kilalang kilala to. DJ din to eh. DJ to kasama natin. Una rin pakilala isang event organizer at host sa mga K-pop events. Pakilala natin, kasama natin dito sa kanan, si DJ Papa B! What's up, Pilipinas? Ayun. Ayan, at kasama rin natin, mga ibigan, ang isa sa miyembro ng grupong Electrons. At ito, dami na ito na panaluna. Sampu na ano, championship, no? Pakilala natin, Ian Lee! What's up, Pilipinas? At yan, kasama rin po natin, eto mga palaban kayo, mga kabataan to ha, mag-usap tayo ng K-pop ha. Kasama natin ang mga taga-Hataw Padyak Bikers Association, ang kanilang acting president, Lito Manansal. What's up, Pilipinas? Ayan. At ang kanilang chairman, Marlon Feliciano. What's up, Pilipinas? Ayan, welcome mga kaibigan sa pambansang programa natin, ang What's up, Pilipinas? Ayan. So, kamusta ba umaga ninyo, mga kaibigan? Okay ba? Okay naman. Okay naman. Kumain naman pa kayo. Tatapos lang. Kamusta naman. Okay. Una natin pag-usapan, mga kaibigan, itong tungkol sa Korean pop culture. Okay, lala bilang K-pop. Ayan. Kayo ba alam yung kung ano yung K-pop? Yung mga Super Junior. Ayan. Makikinig ba kayo niyan? Super Junior. Sorry. Oo. At yung nga po pala, no, bago ko malalimutan, may live stream tayo ha. Naka-live stream tayo sa website ng www.8trimedia at sa radio po, DCRJ 8. Makakasihanap nila. So ano bang ano, DJ Papa B, anong balita ngayon sa ano, sa K-pop? Balita ko, unahin natin yung ano eh. May nanalo daw yung BTS ba yun? Ayun nga, nabalitaan din natin ng mga nakarang araw lang. Nanalo nga itong BTS. Oo, dito sa isang tinatawag na award na pang international, hindi lang to pang Korean. International siya, ito po yung tinatawag nating Billboard Award. Billboard Award. Alam. Music Award 2017. Nanalo po ang BTS sa title na... Anong title yan? Nag-concert din yan, di ba? Yes. Oh, ayan. Ito lang, noong nakaraan lang. Title na Top Social Artist. At kauna-unahan... Top Social Artist? Oo. Kauna-unahan na nakapasok sa Billboard Music Award na K-pop group dito sa parang international award na nga ito. Ayos yan. First time. Nag-concert nga yan eh. Alam ko nag-concert yan dito sa Pilipinas. Tapos yung anak ko,
pag-birthday, sabi sa anak ko, "Di, bigaluhan mo na lang ako nung ano, nung concert na ticket, ticket sa BTS Windsor." Ano, oo. 2,000 na lang kaya ko. Mahal kasi. 10,000, hindi ko na kaya. Oh, yeah, yeah. Mag-browse namin, hindi naglo-load yung site ni ano, nung bilian ng ticket. Mm-hmm. Tapos sakto alas 11, sold out na. Oh, ang bilis, mabilis. So, kasi karamihan ng mga K-pop fan ngayon, kapag nalaman na nila may concert yung mga K-pop idol nila na nandito malapit, eh, talaga nga namang ipon yung ginagawa nila. Sobrang ipon. Tapos ang ginagawa nila, doon na mismo sila nag-overnight sa mga mall na malapit doon sa... Umiiyak pa yan. Oo, yan. Mga ganyan na yan. Sabi mo, SM interview kasi may event kami doon last time. Siguro, malangyo na itong SM interview. Walang pila. Haba lang pila. Sobra. So, ano, Ian? Yung ano ba yan? Yung BTS na yan? Ano ibig sabihin ng BTS? Ibig sabihin. Bang Tan Boys. Yan yung mas kilala sa akin. Mas kilala. Ian, gaano ba kasikat yung BTS? Ikaw, alam ko, mahilig ka sa K-pop. Gaano ba kasikat yung BTS? Sa ngayon kasi, yung mga K-pop fans ay mas tinatangkilit nila ngayon kasi, yun nga, unang-una, maraming gwapo. Halos lahat, gwapo. Mm-mm. Lahat talaga gwapo. So, yung mga girls, kapag may yung pinaka-bias nila kung tawagin, ina-idolize nila. Pag nakita nila sa isang tugtog or sa isang video, todo tili talaga sila. Tumisig ako talaga, no? Lalo nang nakaraan, nung nag-concert sila dito, day one and day two pa yun. Yeah. Iba nagpupuyat talaga para makita lang sila. Nahakul nga, di ba? May event tayo kahapon. Kasi may event kami nito kahapon. Mga, mga kapambansang Wazzup. Event kami kahapon, video pa lang, no? Nagsisigaw talaga. Yun, video pa lang yun. Parang sa personal. Mm-mm. Sure ko lang, nung day one, alas 10 namin ng madaling araw na ako. Nakapanood ka? May tinatawag kasi Team Labas. Team Labas. So, kala ko nakapanood kayo, papaalisin ko na kayo. Dalit ako kasi sa mga kapag, yun, mga walang pabili ticket, nag-aabang sila sa labas. So, ang dami nag-aabang sila. Punta naman tayo dito sa mga taga, ano, gusto kong malaman din eh kung kayo ba, ano ba yung nakapakinig na ba kayo ng mga K-pop o bukod sa ano, nakapakinig na ba kayo na? Sa radio, mapapanood sa online channels. Labit na tayo ng konti sa iyan. And more or less, napapanood din namin yung mga ganyan mga events, activities sa TV, saka sa radio. Kasi normally, yung mga anak namin, mahilig. Pero bukod sa ano, di ba? Bukod po sa mga cover group, yung mga sumasayaw, ang K-pop kasi nag-extend din sa television, di ba? Lalo na yung sikat na sikat, yung ano, Goblin, no? Sa nakapanood niyo ba yan? Goblin. Recently. Nakakapanood ba kayo ng gano'n? More or less, yung anak ko. Yung mga anak namin. Sumasabay lang. Sumasabay. Tapos yung ano ba ito? My Love from the Stars. Yan. Tapos The Legend of the Blue Sea. Yan. Legend of the Blue Sea. Yan. Anong masasabi niyo doon, sir? Kasi siya nakikita niyo yung mga anak niyo, sir, no? Sir, Marlon. Yan. Ano ba yung masasabi niyo doon sa ano? Ano ba nakikita niyo yung epekto nitong K-pop culture na ito doon sa mga anak niyo? More or less, malaki ang impluensya niya kasi makikita naman natin talagang sikat yung maraming followers at saka trending talaga sila. And hopefully, meron naman din silang kahit paano mga nakukuhang values at saka mga lessons out of doon sa mga K-pop orientations. Like itong mga ano nila, na-expose sila sa mga international at saka mga foreign culture din. Mahirap din kasi yung within the ano lang din, no? Country local lang, local lang. May iba rin alam. May variety kasi it's a challenge din para sa mga kabataan. Eh. Ikaw ano, Sir Lito, anong take mo dyan? Kung nakikinig lang ako sa mga ganyan, nakikita ko sa nadidinig sa radio, sa TV, nakapanood natin, nakikiradyo lang tayo kahit di natin kapanahon na yan. Full support lang tayo sa mga kabataan. Full support sa mga kabataan. Yes.
Dapat ano, pag nagbabike kayo, pwede ba yun? Yung meron kang kabawal. Meron naka-headset na, o, ano? Headset. Subukan yung mag, ano, mag, yung mga big bang, no? Super ah, yeah. Gentleman. Gawa gano'n, gentleman. Gano'n ka, nagbabike. Ginagawa natin yan. Ginagawa. Ginagawa distraction yun. Ginagawa din natin yan, naka, minsan. Normally, pag kami nagbabike, isang side ng ear lang namin na merong, ano, may naka-plug na headset. Kasi kailangan pa rin na nakatuon pa rin sa road. Sa road. Yung attention. Oo, safety first. Baka mag-gentleman ka habang nagbabike. Hindi na nga nag... pero malaking bagay siya kasi... Hindi na nga nagsya-cellphone na. Ngayon. Bawal. Bawal na kahit sa bike. Bawal sa bike yun. Mahirap sa... Bawal na sa bike. Nun, dati okay-okay lang eh. Eh ngayon, wala na. Bawal. Kailangan natin sumunod. Balik tayo dito sa ano, kaya ano. So malaman, ibang si Ian, ibang... cover group to, hindi ba? Iba. Kwentuhan mo kami dun sa ano, sa kinocover ng grupo nyo, yung Electrons. Ano ba yung kinocover naman ng grupo nyo? Big Bang po. Big Bang? Ano yung Big Bang? Sumasabog ba yan? Hindi, Big Bang Theory. Hindi, isa siyang ano, isa na rin siyang legend na ano, K-pop ano, kasabay siya halos ng mga Super Junior yun. Tapos, ina-cover naman siya kasi ano eh, sa ngayon, wala naman siya nag-cover ng mga legendary na ano, na, no, K-pop ano kaya? Di ba yan yung ano? Yung kumikat yung kanta niyan, di ba? Ay, yung kumanta ng Fantastic Baby. Yun. Yan. Paano ba yan? Paano ba yung kanta na? Alam ba yan? Ano doon? Ito lang yun eh. Wow, Fantastic Baby, dance. Sigat yan, di ba? May gumagay. Bang, bang, bang. Yan, bamang bang yan. Yun. Eh, bakit naman? Bakit yun yung napili nung ano, nung grupo nyo na na-cover? Dahil talaga, ang cover namin is Icon, yung nasigat din, last 2015 kami nabuo, tapos eh lagi lang kami lima, so inisip namin yun, isang legendary ang i-cover namin, tapos napili namin Big Bang, hanggang ngayon Big Bang pa rin kami, Big kasi Bang, doon kami nakilala. Ilang award na ba yung mga, ano yung pinakamalaki na award na nakuha nyo dyan sa cover? Nung nag-luneta kami, 10,000 prize yun. Wow, tapos 10,000? Nung Mata Expo. Oh, malaki rin yun ha? Yung laban-laban kayo lahat. Tapos ang pinaka-biggest event na naano namin, yung KCDF last month ata, May, yun, May, na kung nakapasok kami doon, sure na, ayun yung ano, ipanlalaban talaga sa Korea. Sa Korea. So wildcard kami, so yun. Ikaw ano naman, DJ Papa B, ano naman nagko-cover ka rin ay, ba na? Ay, yun ang hindi natin kayang gawin. Pero may ginagaya ka ba na? Na pinoportrait ngayon, wala pa naman ngayon. Ang focus ko kasi ngayon is hosting tsaka event organizing. Hosting? Ng, paano ba mag-host yung, ano, yung mga pag-K-pop? Kasi, honestly, ano ba hosting sa K-pop? Yun nga, ang pinakamahirap hosting na event talaga is K-pop kasi more in, sabihin na natin, na bashers. Pero yun nga, mas hanggat napapalapit ka sa tao, lalo na sa K-pop community, mas magiging influensya ko or mas iibigin ka nila maging host. Ganun sila. Ganun ba yun? No, mahirap sobra. Yeah, mahirap pasukin. Nagpapahost ako sa iba. Mahirap. Di ako mahirap. Share ko lang din yung first hosting ko talaga. Sobrang hirap dahil nga tinadtad talaga ako ng bash, ng kung ano-ano mga bash yung binigay sa akin. Pero yun, dapat mong pag-aralan ng K-pop community bago ka pumasok ng K-pop. Kasi kung hindi mo pag-aaralan, bigla ka nalang pumasok, asahan mo na po na maraming magagalit sa'yo. Noong una nga kayo mag-organize ng event yan, medyo nahirapan talaga kami. Kasi hindi lang basta-basta sumasali yung mga... Mahirap po talaga. Oh, sobra. So mahirap mag-host ha? Mahirap mag-host. Ngayon, pwede. Madali-dali na. Pero ano, ito, kung may gagayahin ka, ipoportray na K-pop, sino yung... Ay, syempre, Jungkook na ako. Jungkook na ng BTS agad. Jungkook ng BTS. Ikaw ba dun sa ano, sa grupo nyo, sino ba yung pinoportray mo dyan? Sino? Daesung, ito yun. Yan. Full bangs kasi siya, so... Pag sumasayo kami na, full bangs. Kaya mahaba yung ano. Ganyan din ang kulay ng buhok. Opo. Tapos, minsan nagbablend din ako. Depende sa buhok nung ginagaya ko po. Dati, uso rin yung ganyan, di ba? Kimpi yung tao. Okay, yan, ano, mga kaibigan, no, yung natunghaya natin yung unang, ano, unang pasabog pa lang itong, ano, itong usapang K-pop, no? Pang matanda, pang bata, pang middle age, talaga pa lang, ano yan, no? Kahit sino, in na in yan. Mas mamaya, marami pa tayong pag-uusapan, andyan pa yung, ano,
yung Hataw Padyak para ma-exercise naman tayo. Alamin natin kung ano yung mga ginagawa ni na sir doon sa kanilang Hataw Padyak Bikers Association. Na mga kaibigan, magbabalik po tayo maya-maya ulit dito sa ating pambansang programa sa umaga, ang Wazzup Pilipinas! Ito ang DZRJ 810 AM TriMedia, ang himpilan ng bawat Pilipino. Wazzup Pilipinas! From the Philippine Air Nag-Myra Vita White Hand and Body Lotion kasi. May vitamin E, beads, and natural plant extracts that help nourish skin deep inside for a healthy white glow. Puti at kinis, ay, hanggang malapitan. Yala na. Healthy white glow sa Myra Vita White Lotion. Yan ang alagang holistic by Myra. Trusted quality healthcare. Unilab yan. Pampa-good vibes sa inyong Sabado ng umaga. Mga makabuluhang talakayan at kaalaman para sa ating mamamayan. Yan ang hatid sa inyo ni Miss Vivian Velez sa programang Double V. Si Miss Vivian Velez sa Double V. Tuwing Sabado, alas 6:30 hanggang alas 8 ng umaga. Dito lamang sa DZRJ 810 AM TriMedia, ang himpilan ng bawat Pilipino. Of musical inspiration dito sa Acoustic Night with Jerry Maya. Maki-join sa live acoustic jamming kasama sina Pili Politan at Froy Calixto. Acoustic Night with Jerry Maya. Wantusawa hanggang umaga ang kantahan at batian. Tuwing Sabado, simula alas 11 ng gabi, Acoustic Night with Jerry Maya. Dito lang sa DZRJ, 810 AM. Hatid sa inyo ng TriMedia, ang himpilan ng bawat Pilipino. Makinig, makikanta at makijam kasama ang nag-iisang Percy Lapid. Muling balikan ang mga masasayang kanta kasama ang iba't ibang mga musikero na maghahatid sa inyo ng mga magagandang tugtugan at awitan na siguradong kukumpleto sa inyong gabi sa Live Jamming with Percy Lapid tuwing Linggo, alas 11 ng gabi, dito lang sa DZRJ 810 AM TriMedia, ang himpilan ng bawat Pilipino. Informed, inspired, and empowered through radio with the voice of the youth. Samahan ang iba't ibang youthcasters habang patuloy silang nagbibigay ng inspirasyon sa mga kabataan. Abangan tuwing Sabado, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi. Dito lamang sa DZRJ 810 AM TriMedia, ang himpilan ng bawat Pilipino. What's up, Pilipinas? From the Philippine Air Wazzup Pilipinas Radio, yan. Voice of America, mga kaibigan. Wazzup Pilipinas! Ayan, kanina, pinag-usapan natin, may nagre-reklamo na daw dun. Bakit daw, Jungkook ang napili. Jungkook ang napili. Ano sabi nung nagre-reklamo? Sabi dito, pero si Papa B talaga Jungkook daw siya. Ang dami nagre-reklamo, bakit daw Jungkook? Bigyan daw ng hustisya. Ano bang gusto nila? Ewan ko sa mga yan, wala naman silang pinapaniga. Wala naman si Kung Nyo yung gusto sa Sige, Marlon na po, Marlon na. Ayaw niya na Korean eh, Marlon na lang po. Yun.
Muli po, ano, magandang umaga po sa inyong lahat, mga nanonood sa atin sa 8TriMedia, sa www.8TriMedia.com, at syempre sa mga nakikinig sa DCRJ 810 AM. Ayan, alam. Ayan, mga bagong gising ba kayo, bubungas-bungas ba kayo dyan, ha? Nag-almusal kayo, magmumog. Baka lumalabas na kayo kagad, eh. Magbakip ng ilong yung kapitbahay, no? Kawawa naman. Ha, punta muna tayo dito. Nag-usapan natin yung K-pop. Ito naman, tungkol sa gusto ko mo exercise pa ito. May form of exercise pa, di ba? Si kasamang Marlon at Lito para sa Hataw Padyak Bikers Association. Sir, ano? Bigyan nyo naman kami ng background dyan sa samahan ninyo, yung Hataw Padyak Bikers Association. Ano ba yan? So, ang Hataw Padyak po ay isang non-government organization na tinayo natin noong 2001 pa. So, tagal na pala yan. Tagal na. Anong una, ano lang kami eh. Ang aim lang talaga namin is fitness, o yung tinatawag namin kalusugan. Pero more or less, nag-diversify kami ng konti. Nagkaroon kami ng konting dynamics. In-expand namin siya. Ginawa namin parang mga charity ride. So, every first Sunday of the month, meron kaming ride sa iba-ibang lugar. So, for 12 months yan, in a year. 12 months? Mm-hmm. 12 months. Araw-araw ba yan? Hindi. Once a month. Every first Sunday. So, siyempre, start kami with January. First Sunday, so. June, meron ngayon June? Meron kaming June 4. Saan yan? Anong mangyayari sa first Sunday ngayon June 4? Ano sa June 4, meron kami sa... going kami sa Muntinlupa, Alabang, Muntinlupa. Medyo malapit lang kami sa SOS Children's Village. Isang known internationally na NGO din na kumakalinga sa mga kabataan na wala ng mga magulang or mga street children na nakukuha nila. So ano ba yun? Parang may charity kayo? Meron bang binabayaran yung mga sasali? Paano ba ano yan? Paano ba ginagawa yung event nyo? Bawa ko, nakinig ko, uy, merong bike ano doon, bike activity itong Hataw Padyak. Gusto kong tumulong. Gusto kong sumama. Paano ba yung mangyayari? Parang gagawin nila? So basically po, wala tayong kahit anumang monetary requirements or kumagawa. In layman's term, libre. Free tayo. So, ang pinaka kailangan lang gawin, every first Sunday, sumama sa aming ride, mag-register, then kung ano yung malungkot. Walang bahay yung registration? Wala. Walang bahay ng registration. Kala ko sa running kasi mayroon. Wala po. Okay. Yun po ang kinaibahan ng aming grupo. Hindi kami yung high value na commercialized na grupo. But nonetheless, meron kaming kada tumatakbo kami around mga 300 to 500 bikers kami. So pag nag-register siya, saan magre-register? Meron kaming assembly area. Normally, sa Malabon kami nag-i-start. Sa Malabon City Square, from 5 a.m. to 5:30 a.m. Yun ang aming ride out as assembly. So register ka. Paano yun? May charity yan? Yes. Paano? Pwede na makatutulong kung walang monetary? Bali, para hindi magkaroon, ang ano kasi namin, ang principle namin, para hindi rin magkaroon ng issue and concern with regards doon sa mga, normally sa mga organization, di ba? Pagka may mga contribution, nagkakaroon ng mga issues, ganyan. So, nagiging cause siya ng distraction among... So, ang ginagawa na lang namin... nagbibigay kami ng mula doon sa institution kung saan kami pupunta, nagbibigay sila ng tinatawag na pinaka wish list. And then from that wish list, kung ano yung kayang quantity at ano yung kayang dalhin ng siklista, yun ang dadalhin nila. Diba, so, wish list TV, so dalhin ng siklista. Hindi naman. So normally mga sila naka-ride small things lang. Yung mga ganyang institution ang inihingi lang naman yan, mga pagkain, damit. So kami, dahil sa bilang naman namin, around 300 to 500 kada takbo,
yung isang pirasong biskwit is malaking bagay na pagka pinagsama-sama namin eh. In quantity, kumbaga nga, di ba? Di ba aling maliit lang, pero pagka pinagsama-sama mo, malaki ang impact. So hindi lang kami sa mga kabataan nakatutok din. Marami na rin kami napuntahan na mga home for the aged. Meron din mga mismo community kung saan yung kasainan namin, hindi yung bumabiyahe lang ng malayo and then afterwards papapicture lang. So ginawa namin ng additional value, parang add-on value doon sa pagtakbo. Nakita ko kanina doon sa ano nyo, doon sa pinakita mo sa akin, meron kayong mga parang ano ba, mission ba yan? O areas of meron kaming activities. main pinaka-core value sa core mission namin, tatlo. Yung talaga yung kalusugan, kalikasan, tapos yung kabataan. Kalusugan, so, kalikasan, kabataan. KKK, tama. So, sa kalusugan, yun nga yan, yung fitness, na instead na tumatakbo lang kami for fitness, sinamahan namin, lagyan namin ng add-on value. Then, yun naman, tinatawag namin kalikasan. Every year din kasi, meron na, kung medyo familiar kayo, yung Earth Hour. Yan, worldwide yan. So, every now and then, April 24, tama ba? Last time is March 24. Every third, April. Every third Saturday of March yan eh. So, in coordination saka via invitation ng WWF, yung organizer ng Worldwide Pathway Nature. So, isa ang Hataw Padyak sa pinakamalaking contingent during Earth Hour. So, for the past 3 years, so yun yung aming kalikasan orientation or values na ini-employ namin sa mga member din namin. Then, another add-on value sa program namin, yung kabataan. So, syempre, tulad ng mga K-pop. Kailangan, makonvince to sila. Bakit kailangan kabataan? Besides convincing yung mga kabataan tulad ng mga mahilig sa K-pop, inano rin namin na, syempre, ma-avoid yung madalas sa paggamit ng gadget. Kasi, millennial, mainam pa rin yung nasa konting old school. Diba? Magkakasama na kayo, nag-gadget pa, no? Oo. Very normal yan sa millennial. Nakatambay kayo sa kanto, nakikita ko yun eh, no? Magkasama sa kwarto. Baka mami, hindi na nag-uusap kasi ano na lang. Binemessage wala kayo eh. Paano ba sumali sa Hataw Padyak? Matigil na muna yan, nag-gadget ka. Binemessage ko, sasali nga ako. So, paano, anong ginagawa niyo doon para maka-influensya kayo sa mga kabataan? So, okay doon, naglagay kami sa aming kabataan or program para sa kabataan. Nagano rin kami sa mga among our members at saka yung kanilang mga beneficiary, yung mga anak nila, ganyan. Nagano kami ng educational assistance para sa kanila. So every run din, nagano kami, kumbaga, may tinatawag kaming parang patak-patak. Patak-patak. Monthly juice, siguro more or less, parang contribution. So halimbawa, makaipon kami ng certain amount of money, kung ilan yung aming mga beneficiary, i-divide namin yun, pinakabaon ng bata yon para at least magprosige siya mag-aaral and then at the latter part makumbinsi rin namin siya magbisikleta, mag-exercise. So yun po yung aming tatlong main program, yung kalusugan, kalikasan, sa kabataan. Ayun, tanongin natin dito sa kabilang side yung ating makasama sa K-pop community. Ayun, narinig nyo yung biking yan, ha? Ano masasabi nyo? Kayo ba interesado na mag-bike naman? Sayaw na sayaw. Maganda rin sa katawan niya kasi na-exercise yung katawan niya tapos dumadali yung mga dugo. Lalo sa paa, pagpatibay ng papuwi, di ba, sir? Patibay ng tuhod. Ano, sasama ko dito matanda na so kailangan yun. Ay, sorry. Parang mas tinamaan tayo ito. Oo nga. Malahon pa kami ni na BST. Yeah, DJ Bakabi, anong-ano? Ayan nga. Bukas rin natin siguro yung... Yun nga po yung binabalak din namin. Itong BK, BK Squad Production. Honestly, before mapag-usapan, napag-usapan na rin po ng production namin na magkakaroon nga ng isang environment-friendly na K-pop event. Na gagawin namin siya na parang isang sa hoarding or isang basta parang park yung datingan. Na yung malilikom na pera, yung pondo, is ilalagay natin sa lamesa dam.
magkakaroon tayo ng tree planting. Yun yung paglalaanan. Kasi itong latest K-pop event namin is para naman sa mga estudyante na hindi makabili ng mga school appliances, school supplies, school supplies. Yung mga estudyante, hindi makabili ng gadget dyan. Ito po, lumapit lang kay Papa. So ano ba, kailan ba yung event natin na yan? Etong latest po, gaganapin po siya this coming June 11, 2017 sa may Jackman Plaza Munoz po yan. Anyong classmate pong pangalan niyan, i-visit nyo lamang po sa ating sa inyong mga Facebook, kung gumagamit kayo ng mga Facebook ngayon, i-visit nyo lamang po ang anyong classmate event page at makikita nyo na po yan. And yan po ay para sa, yan po ay gaganapin bilang charity program. Sa lahat po ng mga malilikom na pera dyan, igagamitin po natin yan pantulong sa mga batang nangangailangan din, lalo na malapit na palapit na yung pasukan. Kala ko ngayon na yun eh. Oo nga, akala ko rin nga maya, kaso yun nga, hindi natuloy. Maganda yung ano. Pero ano, interesting siguro, pwede kaya yung ano, mga naka-K-pop tapos nagbabike. Oh, try natin kasi madalas naman Quezon City Memorial Circle yung mga events ng K-pop. Siguro try din natin to. K-pop bike for a cause, kasi sasama kayo. Yes. Madami yun. Problema ko may bike. Ah, yun nga. Meron bang mga ano? Tanungin natin sina Kuya Marlon sa Kuya Lito. Paano naman yung halimbawa ako? Kuya Lito, no? Yes. No, gusto ko mag-bike, kaso wala akong gusto ko sumama sa kanila, pero wala akong pambili ng bike, wala akong bike. Paano ba yun? Manghiram na lang tayo. Kailangan nyo manghiram. Kapit-bahay nyo. Kanino kayo? Kahit ano po bang bike, pwede naman po. Okay lang. Basta meron tayong protection gear sa patawang. Kasi kahit paano, alam mo naman, ang biyahe natin, medyo hindi natin masasabi. Kasi pagdating number one, mga helmet. Saka na yung mga ibang lang, wag lang siguro yung bike na ano, no, yung pero ano, tatlo gulong na lang. Hindi mo ganun sa likod. May sampahan pa ng mga bata. Sa atin naman eh, pan bike, hindi naman tayo race. Karera. Kaya okay lang yan. For fun tayo. So kahit yung mga BMX. Okay lang BMX. O yan. Hanggang kaya ng mga binti. Kaya pumadyak. So, paano ba yung programa ninyo? Bawa, magsisimula kayo sa Malabon. Malabon, no? Paano nang nagiging walang program? Ano ba yung mayroong pabaril ba? May starting? Paano ba yung program? Wala naman. Dahil hindi naman kami ganun ka-commercialize. We are more on the advocacy talaga na sinusulong lang namin. So, ag-assemble lang kami every 5 a.m. Ng umaga, every first Sunday of the month. Then after that, mag-ano na kami, ride out na kami. Dire-diretso yun. Meron lang kami mga ilang stopover, lalo na kung malayo. Then pagdating namin sa site, bibigay lang namin doon sa aming institution na ka-partner for that month yung mga goods na dala namin, nililikom namin. Pinagsasabay-sabay lang namin sila. So ganun, parang dala-dala nyo na yung ano? Actually, dala-dala ng bawat siklista. Nakalagay sa bag nila, sa likod nila, isang biskuit. Kung mga home for day dyan, normally, mga ano yan, mga diaper, mga ganyan, mga adult diaper. Basta hindi pa gamit na diaper. Hindi pa. Mahirap na yan. Yung mga milk na sa sachet. Oo, mga gatas. Sachet. Pero ano, question ko lang din. Halimbawa, yung mga first aid, medical team. Ano ba, merong, di ba, bike yan, nakakapagod, baguhan. May nangyari. Paano kayo nagre-respond naman doon sa mga ganun? Meron kaming mga ano. Una, meron kaming for road safety at saka additional road security. Meron kaming ka-tie-up na Motorcycle Riders Philippines Club. So, sila yung nagmaman ng traffic flow. Saka nagpapasunod dun sa mga bikers na hindi pwede lumagpas kung saan linya lang kino-cover namin dahil para ma-avoid yung alam natin, yung pagka-bisikleta kahit motor nga, di ba? Nahahagip natin ng sasakyan, aksidente. So, isa sila. Then, sila rin, saka bawat grupo, kasi kami federation ng mga bike clubs within Metro Manila. So, bawat grupo, may kanya-kanya rin dala ng first aid. May mga kit. May medical kit kami dala. Pag nalaglag ka, alam ka naman, hindi ka nakita. Iba pa yung mag-ano sa'yo. Kailangan, meron ka rin daladalang sa'yo. Ayun. Napaka-interesting mga kaibigan, usapan natin dito sa
Wazzup Pilipinas Radio. Ayan, merong biking, merong K-pop, yung mga charity ba, no? So, marami tayo natututuhan talaga tuwing umaga dito sa Wazzup Pilipinas Radio. At mga kaibigan, mamaya po, babalik ulit tayo sa ating ikatlo at huling bahagi ng programa para ma-invite naman nila tayo sa mga upcoming event nila. Mga kaibigan, babalik po tayo sa Wazzup Pilipinas pagkatapos po ulit ng ilang mga paalala. Ito ang DZRJ 810 AM TriMedia, ang himpilan ng bawat Pilipino. Musical inspiration dito sa Acoustic Night with Jerry Maya. Maki-join sa live acoustic jamming kasama sina Pili Politan at Froy Calixto. Acoustic Night with Jerry Maya. Wantusawa hanggang umaga ang kantahan at batian. Tuwing Sabado, simula alas 11 ng gabi, Acoustic Night with Jerry Maya. Dito lang sa DZRJ, 8:10 AM. Hatid sa inyo ng TriMedia, ang himpilan ng bawat Pilipino. Makinig, makikanta at makijam kasama ang nag-iisang Percy Lapid. Muling balikan ang mga masasayang kanta kasama ang iba't ibang mga musikero na maghahatid sa inyo ng mga magagandang tugtugan at awitan na siguradong kukumpleto sa inyong gabi sa Live Jamming with Percy Lapid tuwing Linggo alas 11 ng gabi dito lang sa DZRJ 810 AM TriMedia, ang himpilan ng bawat Pilipino. Informed, inspired, and empowered through radio with the voice of the youth. Samahan ang iba't ibang youthcasters habang patuloy silang nagbibigay ng inspirasyon sa mga kabataan. Abangan tuwing Sabado, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi, dito lamang sa DZRJ 810 AM TriMedia, ang himpilan ng bawat Pilipino. What's up, Pilipinas? From the Philippines, boys. Ayan po, muli mga kaibigan, nagbabalik tayo sa ating pambansang programa tuwing Linggo ng umaga, ang Wazzup Pilipinas! Nasa huli na po tayong bahagi ng ating programa, kaya nais po namin sisamahingan natin ng mga pagbati, mga invitation to mga kasama natin sa K-pop at sa Hataw Padyak, no? Nahin natin dito kay DJ Papa B, baka may mga ano ka, gustong bahagi o imbitahan yung ating mga nakikinig ngayon. Ayan, una sa lahat, nagpapasalamat po muna kami sa pag-invite dito sa DZRJ 810 AM. At we would like to invite all of you guys, especially mga K-pop fan na nakikinig sa ating ngayon, dito po sa anyong classmates this coming June 11, 2017 sa may Jackman Plaza, Muñoz po yan, malapit sa LRT Roosevelt. Katabi niya lang yung mall na yan. Magkita-kita po tayo dyan. At free entrance siya sa first 100 audience, 50 pesos po sa mga susunod ng audience. Sa mga participants na gusto pang sumali, IPM lamang po yung BK Squad Production. At i-search niya na lamang din po sa Facebook. Ano ba mangyayari dyan? Anong mangyayari dyan sa
anyong classmates? Ang anyong classmates po ay meron tayong apat na category na ngayon. Ito po yung tinatawag nating dance cover category, singing category, cosplay category, tsaka ulzang category. Ano ulzang. Sa Tagalog, ay sa English is good looks, ganyan. Kailangan naka Korean fashion ka, naka magandang mukha ka, naka magandang mukha. Basta parang may ginagaya kang isang pwede, ano. Pwede sumali to doon. Pwede naman lahat halos. Kaso nga lang, kailangan mong maayos na magmukha ka talagang Koreano sa paningin ng mga judges. Problema ko lang dyan sa ano, mga Koreano, minsan nalilito ko para magkakamukha eh. Halos lahat. Gano'n ba talaga sila na ano? Magkakamukha eh, no? Saka karamihan talagang ano, nang barid yung fans na K-pop, no? Yung anyong, ano naman ibig sabihin? Anyong! Marami meaning yung anyong eh, honestly. Pero madalas na binibigay sa kanya meaning is hi talaga. Hi, hello, ganyan. Parang hi classmates yung ginamit namin dito sa anyong classmates. Dati nung hindi pa ako marunong ng K-plan, sabihin, anyong sa'yo! Gaya rin ang sa'yo! Alam kasi Tagalog eh. Anong sa'yo, di ba? So yun, kailan nga ulit? July? June 11, 2017. Bago mag... Independence Day, so wala akong pasok kinabukasan. Punta muna kayo sa anyong classmates, no? Samahan yung mga ano nyo, mga anak, suporta na. Hindi lang yung mga tumatangkilip sa mga K-pop group, kasama na po yung mga tumatangkilip sa mga K-dramas, di ba? Yung mga madalas na pinapanood ngayon. Tangkilikin nyo po ang mga K-pop events. Meron tayo susunod, gawa tayo ng ano yun, acting. Gagayahin yung K-drama. Tsaka mga spoken words na rin, no? Sama na rin natin. Maganda yun, merong ano, merong humugot, K-pop hugot. Hugot, ganyan. Gusto ko yun, magaling ako dun. Salamat, DJ Papa. Salamat din. Ano, si ano, Ian, ano, anong ano, update naman sa Electron, sa ano, sa may grupo kayo, di ba? Yung Entertainment. FSD ba yan? Una, binabati ko pa yung Firestarter Entertainment. Yan, 2015, nandyan na ako. So, nabuo siya ng 2012 or 2013 ata. Yun. Tapos yung pinamanager namin doon, ay yung sila yung kauna-unahang pinadala sa Korea para lumaban. Yes. Boys on Fire, Cavern 21. Hello, ako kay Kuya David, Chu Pascual. Tapos, yan, FSC Fam 1, Fam 2, na pumunta kahapon. Maraming salamat sa pagpunta at pag-support sa event at sa mga grupo namin. Tapos, yun, Electrons, supportahan nyo po lagi sa mga event. Ngayon nila pa aming list kung ano yung mga sasalihan namin, pero babalik ulit kami sa mga event. Sana anyong classmates, no? Sana anyong classmates, para... balik kayo. Bakit ba, ano? Ano ba nangyari sa, ano? Sa... Hindi, ano, wala pa aming mga schedule ng mga event na sasalihan po namin, kaya... Magbabago ng routine, mga ganyan. Eh, magbabago ng routine. Pero ano, magaling naman yung pinakita nyo kahapon sa, ano? Saka pala sa mga kahapon, nagkaroon kami ng ano eh, K-pop Pilipinas Season 2. Grabe, dami nagpunta. Sobra. Kaya, no? Dami. Tapos nag-perform kayo doon, okay naman yung routine nyo. Yun yung ano, honestly, yung pinerform nila, yun yung bagong kanta ng Big Bang ngayon. Latest song, yun yung latest song nila. Eat. Bago sila umalis. Bago sila. Kasi yung Big Bang po ngayon. Title po ng kanta yun, ha? Title po yun ang kanta. Masensor. Title po ng kanta yun. Apo. FXXK. Ano na lang natin i-spell na lang. Pamamaya, iba po yung maisip nyo. Madali tayo dyan. And pahabol po, binabati ko po sila Mary Morla. Ayan, nandito ngayon nanonood sa Facebook live ko. May sarili ko dito. May sarili live. At yan, so lahat mga K-pop fan na nandito sa Metro Manila, marigay morning po sa inyo lahat. Si ano, si David Chu Pascual, yung pinakang leader, leader po ng entertainment. Yan kasi si ano, yung ano, nung una-una namin Boys on Fire event, Boys on Fire sila, tapos napadala sila sa Korea. Pero bago mapadala, ang isa sa kauna-unahan ng panalo, yung event namin noon, sa Marilao. No? Gwapo siya noon, ngayon kasi maganda na eh. Idol ko yun kasi ang galing talaga ng mag-choreograph, ang galing ng costume, ang galing ng mga naiisip niya na routine. So ano ba yun? Paano ba yung, ibig sabihin yung ba, pinag-uusapan nyo ba yan? Yun, pinag-uusapan po as a group. Alimbawa yun, sa bawat grupo namin, nag-iisip kami ng mga magagandang tugtog at saka twist na magugustuhan ng mga manonood. Para collaborations, backups, yun, doon kami magagaling kasi. Tapos, yun, tsaka,
gusto lang po yun na abangan nyo yung spoken word ko katulad kahapon. Oh, meron pa rin ganun, ha? Yun, di ba, pamabili, gagaling ako. Daming benta na ito. Baka humuhugot na sa... Sa mga magic ako na sa mga K-pop event. Hello! Ayan, sige, salamat, Ian. Salamat, Ian. Salamat. Muna natin. Siyempre, nanonood yung ating pinaproducer ng show. Pati ikaw yung idol ko rin, si Boss, ang pochologist, idol pocholo de Leon Gonzalez. Tumutulong din sa mga kabataan yung kanyang dubbing boot company at creative voices, no? Nanonood siya ngayon. Yan, napaka, ano yan, napaka, since 2005, nakilala ko yan. Thanks, ano, Boss Pocholo, yan, good morning sa'yo. At sa mga nanonood sa ating live, yung anak ko, nagising na sila. JD and JR, sa si Dara, good morning. At Louie Galang, gandang umaga sa'yo. Si, Liney San Rafael Kubota Chini. Kuyano nga tatwa. Good morning din sa'yo dyan. Ayan. Maki-K-pop kayo at maki-Hataw Padyak ngayong umaga. Punta naman tayo dito sa kabila. Makasama natin mula sa Hataw Padyak Biker Association. Kasamang Marlon, yan. Anong-ano? Ayoko sabihin last words. Mahirap yan. Invitasyon at gusto mong sabihin sa mga nakikinig at nanonood sa atin. Okay, una po sa lahat, in behalf ng Hataw Padyak Bikers Association, nagpapasalamat po kami sa Wazzup Pilipinas para sa pag-imbita po dito sa inyong show, sa inyong radio program. Napakalaking bagay po nito para mapahatid namin yung aming programa sa iba pang mga siklista at saka sa iba pang kabataan. So, nais po namin kayong imbitahan sa aming darating na ride itong June 4. Papuntang Alabang Muntinlupa sa SOS Malabon. Mula Malabon po 'yan sa SOS Children's Village. Meron pong mga 70 mahigit sa 70 mga kabataan ang umaasang matulungan sila. So kahit sa maliit na mga bagay, pwede ho natin ipahatid ang ating mga tulong. So mula po sa Malabon, sa Malabon City Square, alas 5 po ng umaga ang ating assembly. 5:30 a.m. po ang ating ride out. So sa lahat po ng gustong sumama, pwede hong bisitahin ang aming fanpage, ang Hataw Padyak, para po makita nyo kung ano po yung mga basic needs or yung wish list ng SOS Children's Village para sa darating na June 4. So samantalahin ko na rin po batiin yung ating mga group or bike clubs na under ng Hataw Padyak. Unahin ko na po yung Malabon na Botas Bikers Jaggers Brotherhood Association, UE Potrero Bikers Club, Matrix Bikers, ang grupo ng aming presidente si Lito Manansala. Then yung United Valenzuela Cycling Group, Adventure Bikers. Taga doon ako sa Valenzuela, makasali, bila ko bike. Kabalikat Taki, welcome po kayo. Kabalikat Taki ng mountain bikers po, mga taga na Botas. Then Conception Cycling Club, 0 Kilometer Bikers Club, ANKH Philippine Cycling Club, Tinejeras Alliance Cycling Club, UE Caloocan Cycling Club, Caloocan Master Cycling Club, Camanaba Bikers, Hayahay Bikers, Valenzuela Global Cycling Club, at yung aming volunteer support rider o yung grupo, yung pinaka-marshal namin, yung RRC, yung Responsible Riders Club at yung Manila Red Wolf Club. Yun po. So, Hayahay. Hayahay Bikers Club. Meron po yan. Hayahay ang buhay. Gusto ko yun, ha. Yan ba yung mga konting happy-happy pagkatapos ng biking? Wala na, mga expression lang, no? Expression. Gusto ko yun, eh. Pagka-bike, pagod. Kalami, okay, hayahay. Ano tayo? Hayahay muna tayo. Para ano, kapag ano, makapag-relax, relax. Eh, kasama ka na, dito. Yan. WhatsApp, Pilipinas, gusto ko lang pong ipabatid sa inyo, idadagdag ko lang sa sinabi ni Sir Marlon, libre po ang pagsama sa Hataw Padyak, wala po tayong babayaran, basta go and go, ride lang po tayo. Ride lang na ride, yan. So ano yan, ha? Simula sa June? First week of the month po, may takbo kami. Pero Sunday of the month, may takbo po. Yan, sa June 4, yan ang pero Sunday natin. So ulit, ano, bitahan natin sa Facebook. Ano kayong Facebook page na yan? Hataw Padyak po, ang aming Facebook page. Bisitahin nyo lang po kami sa Hataw Padyak Facebook page. Doon nyo po makikita lahat ng aming events, activities, at pati na rin po yung aming mga schedules at saka yung mga kailangan pong gawin.
So, isamantalain ko na rin po. Sige po. Sa after po nitong June, na biyahe namin sa Alabang Muntinlupa sa SOS Children's Village, pupunta naman po kami sa July, first Sunday of July sa Malolos, then sa August sa Boso-Boso sa Antipolo, September po sa Bustos, Bulacan, October po Carmona, Cavite, then November Calamba, Laguna po, and then December Tanay, Rizal po. Paano yun? Pag Calamba, Laguna, magmumula pa rin kayo ng Malabon? Opo. Yes, sir. Ba? Malabon to Calamba, Laguna, Malabon to Tanay. Yes, layo. Ayos ka lang. May ano ba yan? May training? Inilana po namin yan. Dini-discourage namin yung medyo baguhan pa lang pagkaganyang kalalayo. Pero lahat naman po ng mga sumasali dyan, kung halimbawa, neophyte ka pa lang, we make sure na nasa unahang siyang parte ng aming ride para at least maalalayan sila. Kasi pagka naiwan yan, yun na, doon na nagkakaroon ng problema, doon na sila naliligaw, kumbaga. Pero lagi namin inaalagaan lahat ng mga newbie namin, kumbaga. So, kumbaga, kasabay na rin, may konting training na rin doon sa mga newbie. Yes, sir. Hindi naman kasi ang Hataw Padyak naman po eh, by name lang, Hataw, pero by nature niya, hindi siya ganun kabilis tumakbo. Kala ko hatok. Hindi. So, mga, yung mga newbie po na gusto rin sumali dito sa Hataw Padyak, yan sa June 4, ha? Sumama kayo, walang ano kung newbie o hindi. Ayun, mga kaibigan, muli po sa ngalan po na aring founder, yan, maraming aking natutunan, mga kaibigan, K-pop, napakagandang ano, hilig ng kabataan, mag-enjoy lang po tayo, diba? Kalusugan, at pag-charity. May charity rin yung charity. Maraming sasagpunta. Muli po, sa ngala ng aming founder producer, ang nag-iisang voice master ng Pilipinas, Pocholo de Leon Gonzalez, at ni pambansang vlogger Ross del Rosario, na naroon pa rin sa Mountain Province. Huwag kang magbabike dyan. Delikado dyan, ha? Para sa isang community outreach program, yan, magkarinigan muli tayo sa susunod na linggo. Parehong oras pa yan, 6 a.m. to 7 a.m. Ito ang inyong host, Master Pogi, David D'Angelo, at ang mga bisita natin mula sa K-pop community, si DJ Papa B, si Ian Lee, at mula rin naman sa Hataw Padyak Bike Association, si kasamang Lito at kasamang Marlon Feliciano. Ayan po, magandang umaga muli sa inyo. Maraming salamat sa pakikinig at sabay-sabay nating sabihin ang pambansang programa sa umaga ang What's Up Pilipinas! Hanggang sa muli po, mga kaibigan, maraming salamat po. What's Up Pilipinas? From the Philippines.